Hi guys, Milip Tarot here. Welcome back po to my channel. Para po ito sa mga Virgo, titignan po natin kung ano po yung posibleng pagdaraanan ninyo sa mga susunod na mga araw. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang po ipaalala na this is a general reading, so hindi po talaga lahat ay makaka-relate sa mga sasabihin ko, okay? Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, pati po dun sa kabilang channel ko, kindly subscribe na po, okay? So, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo, okay? Virgo, para sa kanilang buhay, pag-ibig, or kapalaran. Sa pag-ibig, anong mangyayari sa mga Virgo? We have here the Four of Pentacles. So, yung iba sa inyo, parang meron pa rin kayong hindi ma-let go. Okay, bakit kaya hindi nyo pa rin ma-let go, let go yan? Ano ba yung hindi nyo ma-let go? At bakit hindi nyo ma-let go? So, we have here the Three of Wands in reverse. So, talaga hindi pa kayo nakaka-move on dyan. Maaaring you feel devastated kasi siguro ine-expect niyo na siya na yung makakatuluyan nyo, siya na yung forever nyo, na ang dami mo ng kumbagang plinano na mangyayari sa buhay ninyo, tapos hindi nangyari. So, talagang sobrang you feel lost. Hindi mo na alam yung gagawin mo. Tapos, we have here pa the Five of Swords. Sobrang naging matindi siguro yung alitan or away or gulo na nangyari between the two of you to an extent na may sumuko, kumbaga, doon sa laban. But I think it's not you kasi ikaw yung nakakapit pa rin hanggang ngayon siya. Parang ikaw yung naiwanan dito eh. Okay? So, ano kaya yung tumatakbo kasi sa isipan mo na, or ano ba yung dapat mo nabigyan ng pansin instead of what you are currently thinking of? What do you need to focus on? Let's see. What do you need to focus on? We have here the Temperance card. Okay, so yung iba sa inyo talagang wala kayong peace of mind dito, para kayong restless. Andun din yung sobrang frustrated kayo. And because of that, nagkakaroon tuloy ng imbalance sa buhay ninyo or sa sarili ninyo. Maybe this is saying na kailangan mong to get a hold of yourself. Mag-chill ka lang or try mo na tipong mag-meditate. Ganyan, para magkaroon ka ng peace of mind. Na kailangan isipin mo na there are some things na kailangan talaga na mangyari para maisaayos, para pagdating ng panahon, maging okay ang lahat. Maybe there are things na sa ngayon, kailangan mo nang mawala sa'yo para ayun nga, ma-improve, hindi lang ikaw, pati siya, para kapag tama na yung panahon, that magkikita kayong muli or makukuha mo siya muli. Pwedeng ganyan. Okay? Ano ba kasi yung nangyari talaga in the past? What happened between you and your person in the past? We have here the Ace of Swords. Talagang ano to? Yung clash ninyo. Talagang sobra yung away. Yung away na sakitan sa pwedeng sa pananalita or pwedeng merong nagsinungaling. Okay, and then nalaman mo yung katotohanan. Yung iba sa inyo, pwedeng long-distance relationship pa kayo. Mahirap yun kasi, kumbaga, chat-chat lang kayo, tawag-tawag lang.
Ang hirap kaya nung sitwasyon na yon. Kaya siguro puro masasakit lang na pananalita yung naging pag-aaway ninyo. Okay? And then let's see ano kayo nararamdaman nitong person mo right now. We have here the Two of Swords. Nanilito rin siya in fairness with the Two of Swords here. Tapos, nag-iisip pa siya kung ano yung gagawin niya. And then we have here the Queen of Wands. Yung iba sa inyo meron ng anak. Okay? Alam naman niya, kumbaga, naiisip naman niya kung paano mo siya inalagaan, kung paano mo siya minahal. Naiisip niya rin, kumbaga, yung mga magagandang qualities mo, okay, yung mga plano ninyo, ganyan. Pero hindi ko alam kung bakit may confusion dito eh. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya with you. Okay. Ano kaya yung inaasahan mo or kinakatakutan mo na mangyari? Ano yung inaasahan mo? We have here the Magician. So, yung iba sa inyo talaga nagpe-pray kayo and nagma-manifest kayo. I don't know what you are trying to manifest or what. But it can happen. Okay? So, natatakot talaga kayo na talagang mawala ang lahat, na hindi na maisaayos ang lahat. Ang dami niyong parang regrets dito. Okay? And you do not want to feel that pain anymore. Ayaw mo na maramdaman yung pagsisisi na ganyan. Okay? Ayaw mong maramdaman yung loss. Okay, and then we have here the High Priestess in reverse. So, parang ano, you're afraid na mali yung nagawa mo rin na decision. Parang nawala ka rin dito sa ano mo eh. Sa tamang pag-iisip siguro. Kasi parang nag-away talaga kayo na yung kung ano-ano na siguro yung lumabas sa bunganga mo or sa bunganga niya. Kung ano-ano na yung nasabi ninyo sa isa't isa. Okay. So, tingnan natin ano kaya yung kahihinatnan nitong eksena na ito. Anong mangyayari? Anong magiging outcome nitong kwento na ito? What will be the outcome? We have here the Lovers and then the Infernets. Maganda. We have here the Strength card and then the Lovers. So, there's a possibility na magkabalikan pa kayo. Okay, with the Lovers here, may possibility na muli kang suyuin itong tao na to, and because of that, parang maibabalik yung strength, kumbaga, nung relationship ninyo. Tapos, kuha tayo ng ibang cards. Ano pang mangyayari? Sa ngayon siguro, kailangan niyo munang pareho na magpahinga dito. Okay? It might take sometime, okay, na parang there will be times talaga na you feel like walang nangyayari, walang ganap, ganun. Kasi even your person here is taking his time. Maybe talagang pinag-iisipan niya ng maigi kung ano yung dapat niya na gawin. Parang sa ngayon, wala siyang ginagawa na action about it. Kaya kailangan mo ditong maging kampante sa sarili mo at maging secured. Okay? And then, let's see one more card. We have here the Ace of Wands. So,
So, ayun, pwede pa kayong magkabalikan muli. Pero, ang may pero, siguro kailangan ninyong hindi talaga madaliin ang mga bagay-bagay. Kasi once na parang ipinilit ninyo or ipinilit mo na makipagbalikan sa kanya ngayon, things might fall apart. Okay, kagaya ng sabi kanina dito ni Temperance card, you need to wait for the perfect timing. Hindi pa sa ngayon. Parang meron pa kayong pareho na kailangan isaayos bago kayo magkabalikan muli. Kaya we have here kanina yung sabi ko kay Four of Swords na parang chill lang. Parang wala munang mangyayari ngayon. Wala munang ganap. Okay? Na kapag ipinilit mo, baka maging ano, baka maging magulo lang. Okay? Kaya kailangan mong maging kampante, maging secured sa sarili mo, or habang nag-aantay ka, or habang wala pang ganap, eh asikasuhin mo rin yung sarili mo. Okay? So, yun po ay nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo.